Anak, wag yan! Bakit kasi hinayaan ng magulang na gawin yan? Hindi ba nakakahawa yan? Sa mata ng mga taong may konting alam tungkol sa kanya, nakakadiri siya. Agnes? Agnes! Agnes! Oh. Alam mo namang namatay na ang pamatay ko. Yung best friend mo nagbigay ng pasaning ito. Walang na mag-alaga sa kanya. Inayawan siya ng sariling kamag-anak. Pero tinanggap ko siya. Ni hindi ko alam kung anong haharapin ko noon. Mrs., kailangan regular sangit test at i-monitor. Ganun talaga pag may HIV. Ano po? Ano? Nung narinig ko yun, HIV, parang gumawa ang mundo ko. Pero hindi ko siya binitawan. Diyos ko! Baka naman magkasakit ka niyan sa ginagawa mo. Hindi ka ba natatakot? Nag-ibang tingin sa amin ang mga tao. At walang oras na di ako nag-alala. Ito yung hindi ako nawala ng pag-asa. Ang hiling ko lang, sana maging gaya siya ng mga batang nakakapasok sa eskwela. May mga kaibigan. Apat na taon ang hinintay ko bago marinig to. Natutulog na ang virus sa katawan niya. Ngayon, tulad lang siya ng ibang bata. Hindi niya piniling ibang anak ng ganito. Pero ang lagi kong iniisip kung ano man ang nasa dugo niya, paulit-ulit na tinatalo ng pagmamahal ko sa kanya.